Samahan niyo ako guys. May operation tayo. May papasukin tayo. No! Ha 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 ha. Hello guys, good morning sa inyo lahat. So isang malamig na umaga na naman sa atin ngayon dito sa South Korea. So yan guys, ay kita nyo, puting-puti na naman ang paligid natin. Wow! So as usual, kagaya ng una natin ginawa guys, kakayurin na naman natin yan. Oh no! But this time guys, medyo makapal yung yelo, hindi katulad nung nakaraan. Tsaka mas malamig ngayon guys, kung nung una negative 9 ngayon, negative 15. Grabe naman yan. Napakalamig na. So tara guys, samahan niyo uli ako, magkayod ng yelo. Kawawa itong mga aso na to guys. Sobrang lamig ng panahon pero nasa labas lang sila, katali. Minsan nakikita ko sila nanginginig, ginaw na ginaw. Siyempre, kahit papano, siyempre, sa sobrang lamig ng panahon, hindi rin kaya ng balahibo nila yan o ng balat. Kung yung tao nga nanginginig, doble-doble na yung suot, lalo na sila naka-expose sa labas. So ayan guys, habang naglilinis kami, dumidikit kami rito kasi hindi namin kaya lamig. Kailangan ng init, sakit sa kamay. Guys, malapit na tayo matapos.
Ayan, tingnan nyo yung bahay namin. Ayan yung mga kabilang factory. Pagod din guys. Binabinsan na ako. Pawis na yung loob ng jacket. At tingnan nyo yung mask ko. Ganyan dito guys. Pag malamig, yung pawis mo talaga magigiyelo. Oh no! Basta lahat na nagmo-moist na tubig. Ayan, magiging yelo. So, ayan guys. Tapos na kami guys. Ayan. Tinulungan kami nung dalawang amo namin eh, yung boss namin tsaka yung anak. Nabilis kami na. Wow. Tsaka may araw na guys, mamaya matutunan na rin yan. Ang importante kasi dito guys, huwag siyang madaanan ng sasakyan habang makapalang yelo. Kasi once na madaanan, kagaya sabi ko nung una, makukompress siya, madulas na siya. Kahit na maarawan siya, hindi siya basta-basta matutunaw. Kasi oh, no. Malamig ang panahon dito guys. Mag-i-stay lang siya doon sa na nakatikip. Tapos magiging matigas na yelo siya guys. Yun ang madulas. Yun ang iniwasan namin. So ayan guys. Tapos na tayo. Lamig. So ayan guys. Isa na namang istorya sa buhay ng OFW dito sa South Korea. So thank you for watching guys. Sana nag-enjoy kayo sa share ko sa inyo ngayon. Keep safe. God bless everyone. Bye-bye.